Ay, my God. Tulalay. Dumating yung grocery. Grabe yung mantika ko. Apat yung na-order ko. Tas yung juice dalawa. Oh, my God. Nakakalok. Later. Hi, mga best. So, nag-bike na ako. Mula dun sa amin hanggang dito. Marunong na ako mag-bike. I'm so happy. Wow. Pero dito tayo sa walang sasakyan at walang tao magbabike. Ayoko dun sa marami. Baka ako eh. Alam niyo na. A few moments later. Ayun na nga ho, kaya ako'y lumabas kahit bagong dating ang aming grocery. Ay so, ay nakalimutan ko ang bawang, ang lemon, ang itlog. So, yun yung mga wala ko. At saka, kailangan ko din bumili ng bulaklak kasi gusto ni Opa laging may fresh flowers dito sa my dining table namin. So, ayan, nakakatuwa dahil ako'y marunong na magbike. I'm so proud of myself. Char! May ganon! Naghahanap pa ako ng ibang mabibili diyang tinapay. Kaso wala naman akong nagustuhan. Ewan ko ba, parang iba na hinahanap ko. Talagang pagkaing Pinoy na lagi yung inahanap ko, mga besh. Ayan na nga ako, nakapag-grocery na ako. Yan ang masadya ko, lemon, bulaklak, bawang, itlog. At biglang umulan, mga besh. Basa ang aking, ano, upuan. Sus, umulan ho ng malakas, mga besh. Pero natuwa ako mula dun sa grocery hanggang dito na bike nagbike na ako dire-diretso. Nakakatuwa. Biglang umulan ng malakas, so patila muna ako dito sa gilid. Later. Abay, natapos ako magluto ay nakalimutan kong i-video anong niluto ko. So arinala ang irealagyan ko ng pasta. So ano siya? Red sauce with tomato, tapos shrimp, tapos pasta. Tapos ang akin naman ay ano nga niyon? Tinapang bangus. Nakabili ako sa City. Tapos sa usawan ko ay kamatis at o siya, makain na kami mga beshop. Ari ang aking pagkain. Inihaw na talaga. Wow! Tinapang bangus sa usawan, kamatis, sibuyas, toyo at lemon. Tapos kay Opa ito. So, tara ho at makain. Nakaraos na naman ng isang araw ni Inday. The next day. Ayan, so for today, ang lunch ko ay talong with tinapa bangus, tsaka kanin. Si Opa, kakaiba ang panlasa. Gusto daw niya toasted bread with tomato and pepper at tsaka yung daing na bangus na tinapa. Ito siya o, nabili ko sa City noong weekend. Kakaiba din naman ang panglasa ni Opa ay. So, ininit ko lang siya kasi frozen yan. So, ito na ang aming lunch. Opa, nagmamadali. Nagutom na yata. Later. Hello, mga beshwap. Welcome back to my kitchen. Cherry, so magaluto tayo ng ginisang hipon with beans. Bagyo beans. So, syempre, alam nyo na, mabilis ang luto lang ito. At ito po ay napakadaling gawin. So, mag-init lang kayo ng mantika sa ating kawali. Igisa ang sibuyas at bawang. Siyempre, haluin ang papaganon at papaganire para maluto ating sibuyas at bawang, mga beshiwaps. So, bakit napakatagal ng aking kalang kumulo? Hindi ko alam anong inagawa ko dyan, mga beshiwaps. So, hindi ko ho kasi maipass forward dahil napakaikli pala ng aking videong ito. Dahil lately ho, noong mga nakaraang, lately na, noong mga nakaraang araw, medyo inatamad si Inday mag-content. Ganern. So, ayan. Hinalo na nga ni po ng papaganon at papaganiri. At ilagay na natin ang hipong hinati ko sa tatlong bahagi. Tatlong bahagi. Ang lalim, mga besyo. Nagyan ng pampalasang inagaong magic na nor pala yun, hindi magic. Tapos, lagyan na rin syempre ng salt and pepper or asin at paminta. Depende ho sa inyong panglasa, mga beshibap. Yan ho ang inatawag na tansyameter. Char! Kung kayo magaling magluto, charis! Ay, hindi mo na kailangan ng sukat-sukat, mga beshibap. Hindi katulad sa pagbibake, yun talaga kailangan may sukat. Sakto dapat yun. So, aring pagluluto naman ay tansya-tansya lang. So, nilagyan ko na ng dark soy sauce, mga besh. And, nilagyan ko na ng kaunting tubig para maluto yung ating shrimp. And, ito ay natutunan ko sa aking landlady dati. Napakasarap. So, nilagay ko na yung ating beans na hindi ko na hinimay dahil yan ay, ano na,
putol-putol na nung nabili ko, nakabalot na siya. And after few minutes, eto na siya mga besh. Siyempre, halu-haluin natin para mag-even at mag-incorporate yung sabaw dun sa ating beans. Incorporate. Diba? Kahit pa paano, kahit ako'y nagtagaluto lang, ay nakaka-English pa ng malalalim, Charis. Yung mga natutunan ko nung ako'y nasa call center. Yes, call center. May ganun. Ano ba ganyan yung pagbablog ko na, eh, pag voice over ko na. So, halu-haluin la ang mga beshop hanggang maluto. So, after few minutes, aray na nga ni Ho, ay kuha na kayo ng bahaw at makain na. And that's it for today's video, mga beshop. Sabi sa inyo, mabilis lang ay... The next day. Hello mga beshwaps and welcome back to my kitchen, Cherry. So, ayan, nakita ninyo, anak ng amo ko yun. Dumalaw sila kay Opa. So, today, magbuto tayo ng carbonara. My own recipe, Cherries. Wow. And yun ang nga, pinrito ko na or niluto ko na yung ham, which is mali yung ham na nabili ko, or bacon. Bacon pala to, hindi ham. Ayan, so, smoked ham yung nabili ko, which is hindi, dapat yung isang, ano, dapat, unsalted, something like that yung nabili ko, and yung medyo soft ka, ano siya ng basta ham, yun na yun. Ham and bacon dapat kasi to, ano ba yan, bacon pala to. So ayun, bakit nawala siya, ayan. So pagkatapos kong lutuin yung ating bacon, nag ano na ako ng butter, nagtunaw na ako ng butter dyan sa ating kawali kasi dyan ko na rin igigisa ang ating sibuyas at bawang, and medyo damihan natin ng butter para mas masarap, mga beshiwaps. Alam nyo naman, pag masarap, maraming butter, eh maraming cholesterol, charis. Ayan, so nilagay ko na yung ating garlic and onion. And igisa-gisa na lang natin to, mga beshop. And then, saka natin ibabalik yung, ilalagay yung mushroom or yung, ano yun, kabute. Tapos lagyan ng salt and pepper. Konti nilagay kong salt dyan kasi nga yung bacon ay medyo maalat. And then, pang palasa. And another onion powder. Nilagyan ko din yan, mga beshop. And halu-haluin lang natin para maluto yung ating mushroom. And then, pagkatapos nyan is ilagay na natin yung ating all-purpose cream. All-purpose cream. Ano nga tawag doon? Sa atin, ano, Nestle cream. Yun yung sikat dyan ay. So, all-purpose cream, mga beshiwap. Tapos, lutuin lang natin and pakuluin natin. And saka natin ibalik yung ating bacon. Medyo maalat. Namintas na yung inday kasi nga mali yung nabili ko. And then lagyan natin ng cheese. O ayan, binili ko pa yan sa market nung nakaraan. And hindi basta-basta nasisira yan, basta nasa rep ang abeshiwap. Ang cheese pala ho dito ay walang lasa. Hindi siya katulad sa Pilipinas. Medyo may alat, medyo may matamis. Ganun, hindi ganun dito ang cheese. Walang lasa, mga abeshiwap. Meron din naman kung gusto nyo. Papakita ko kayo ng iba-ibang klaseng cheese pag ako'y pumunta sa market. So, dinagdagan ko pa ng kaunting pampalasa and nilagyan ko ng dried parsley para naman additional taste. And nilagyan ko ng additional, basta, mga pang, ano, pampalasa yung Italian spice. So, nagluto na ako ng ating pasta. Wala akong, ano, flat na... pasta. So, yung spaghetti pasta na lang yung nilagay ko dyan, mga besh, or niluto ko. Okay lang din naman yan kay Opa. And then, syempre, lutuin natin siya ng malambot na malambot. Hindi siya pwedeng al dente kasi, syempre, medyo mahina na ang panunaw ng aking alaga. And then, pagkatapos niyan, ilipat na natin sa ating sauce na niluto. O, ayan, diretso na yan. Wala nang drain-drain kasi, konti na lang naman ang sabaw niyan, mga besh. Tapos, halu-haluin nyo para mag-even. And, dagdagan nyo na lang ng additional cheese kung anong merong cheese kayo dyan. Ayan, nilagyan ko pa ulit ng dried parsley. Tapos, nung nag-plating ako, dinagdagan ko pa ulit ng cheese kasi gusto ni Opa na maraming cheese pagka ganyan ang kanyang pasta. And ayan, tara ho at makain. Plating na tayo, mga beshop. Inapili ko yung mushroom kasi mas gusto niya yung mushroom kesa sa bacon dahil ayaw niya nga ng pork. Bihirang-bira siya kumain ng pork. And that's it for today's video, mga beshiwap. So, tara na ho at makain. Bye for now. The next day. Hello, mga beshiwaps. Welcome back to my kitchen, Charis. So, gagawa naman ako ng vegetable salad. At ako'y medyo nauumay na ho sa chicken, beef, and shrimp. Ganon. Parang
I don't know, parang nanghihina na ako pag puro karne. Kaya eto, bumili naman ako ng vegetable salad. And ito ang aking kakainin. So, hiniwa ko lang yung ating pipino. Nakikita nyo naman. Or cucumber. Hinati-hati ko lang siya, mga beshwap. Alam nyo ba, paborito ni Opa yung cucumber na may suka, paminta, konting asukal, and ano nga niyo na sibuyas, yung parang pickled o yung ina ilagi nating paborito kapag nagainom. Char! Manginginom si Inday. So, ayun, nilagyan ko din ng apple. Masarap pala ang apple sa vegetable salad. Try nyo, mga beshwap. Tapos, actually, masarap din yung apple pag sinasawsaw sa asin. Try nyo yun. Oh, may natutunan naman kayo sa akin. So, pagkatapos ko lagyan ng apple, eh, lalagyan ko naman ng ano yan eh, ng tomato, yung cherry tomato. So, meron pa ako isang pirasong maliit na baby cucumber. Ang gagawin ko dyan is yun nga, yung may suka o yung parang pickled. Kasi paborito ni Opa. Dahil ang ulam niya ngayon ay salmon. Salmon yung ulam niya, eh, napakasarap. So, ito na yung cherry tomato. Tinanggal ko yung mga buto niyan kasi hindi pala maganda sa katawan yung buto kapag hindi siya luto. Pero pagkaluto naman, kahit di natanggalin yung buto ng kamati. So, ayan, tinanggal ko siya. And after that is lalagyan ko na nung ating salad. May nabibili na niyang ano, yan no, nakapak na sa grocery. Para kasi pag bumili ako yung lettuce pa itself, naku, masasayang lang. So, tama na yun. So, addition, nilagyan ko siya ng kaunting salt and pepper. And eto, nilagyan ko siya ng feta cheese. Ganyan ho ang technique pag hindi nyo mabuksan ang garapon. Pukpukin nyo ng kaunti. Huwag naman sobra. As in, para yung pressure niya eh, maano. Dahil madulas, hindi ko mabuksan-buksan. Pero ending, nabuksan ko pa rin ako pa. Bawalan mo kayo mga asahan. Kasi di naman yan mabubuksan ni Opa. So, tapos yung feta cheese kasi nakababad siya dun sa ano, sa olive oil. So nilagay ko na rin, and ayan na, gawa na ang aking vegetable salad. Actually, para sa akin lang dapat yun kasi si Opa ayaw ng veggies masyado. Pero very good kami for the week ha, kasi whole week kaming kumakain ng prutas at gulay. Siya naman araw-araw kumakain ng fruits. Ako hindi nakakain ng gulay kasi ngayon ayaw niya. So, ito na po ang aming ulam for today's video. Ayan. Yung may salmon pa kasi kaming tira para kay Opa yan. And ito naman ang para sa akin. Vegetable salad. Tapos ito na yung pickled pepino natin. And ayun. Tara, let's eat mga beshwap. And that's it for today's video. Bye for now! The next day. So, ayun mga beshwap. Tayo ay bibili na naman ng tinapay ni Opa at shrimp. Tingnan nyo naman. Nakabike na talaga. Mula sa amin hanggang dito or hanggang sa sentro, magbabike na ako. Bibili ako ng lagayan ng camera dito para makita nyo. Marunong na talaga ako magbike. And I'm so proud of myself, Charis. Oh, di ba? Malapit na ako sa sentro. Abay, masakit sa puwet, mga besh. Alam ko, may barbecue party dun sa may bandang Albertine. Punta ko maya-maya. Ayan. So, iwan muna natin yung bike ko. Gumagana pa naman pala yung lock. Di ko na kailangan bumili. Ito tayo yung Centrum. Mga beshwap, mag-aalas 4 pa lang. Pero yung ibang shop nagsasara na. Ngayon lang ako pumunta dito ng hapon. Pumunta ako ng umaga or mga alas 2. Ganun. Ganun pala dito. Siguro kasi pumunta sila dun sa barbecue. So, mga beshwap, nabili ko na naman yung mga kailangan ko. Pero gusto ko pang gumala. So, punta tayo ng action at may titingnan ako. May nabili akong pabango. Ang bango, grabe. Naghahanap ako lock ng bike. Pero wala man dito. Pauwi na. Ubus na pera ni Inday. Charis. Naka-15 din mahigit si Inday. So, smi yung marimal. Kaya ayokong lumalabas. Later. Ayun, dito na ako sa bahay. Ito yung nabili kong ano, pabango. Ang bango niya. Ayun, going back. So, ito, 2.49 lang siya or 2 euro and 49 cents, pero naka 75% off. So, parang 130, 140, ganun na lang siya. Tingnan natin. Ay. Yung pagka
Pagkabang mo. Sisingin mo rin mo. Bang. Alam niyo ba paano niyo malalaman kung peke yung pabango o hindi? So ganito yun. Papakita ko sa inyo. Yan. So ayan yung pabango, diba? Ito iba naman to. Aalugin niyo siya. Alugin niyo siya. Tapos, pag matagal, diba, kita niyo bumubula. Pag matagal, bumalik sa normal, ibig sabihin, ano yun, more on tubig. Pero pag gaganito, ayan, pure siya na yung substance para sa pabango at saka sa alcohol. Alam ko kasi may alcohol ang pabango. Wow! Yun ako. Diba? Kasi pag peke, talaga na, naranasan ko yung nakabili ako. Siyempre sa sandigan lang naman, sa tabi-tabi, diba? Parang 150 lang yun. Pag inalog mo, grabe yung bula niya, tapos saglit lang nandun yung amoy. Eto, grabe ang bango. Bibilin ko, bala ko bilhin yung isang box. Tapos, syempre, pampasalubong. O, alam nyo na. Kahit sabi kong yung magpapasalubong, pero... Ang dami ko kasi, kasi parang isang piraso, mga 30 pieces. Tapos, one something lang. So, di ba worth it na? Or kaya ibibenta ko ng 150 pesos isa. Or 120. Kahit 100 mo lang. Diba? Bango. So, alam nyo na, bilhin na kayo mong besh. A few moments later. O siya, tama na ang daldal mga beshwap at ga-prepare naman ako ng hapunan namin ni Opa. So, ang agawin ko ay vegetable salad again with apple, tomato, cucumber, and yung mga greens. Tapos, si Opa naman ang kakainin niya ay rice. Siyempre, mahilig na siya sa rice with burger steak at saka sauteed na corn, carrots, at saka mushroom. Hindi ko na maalala anong pinakain ko kasi nung nakaraan pa itong mga beshwab. So, ayan, hiniwa ko na ang ating mga cucumber at apple and then yung cherry tomato. So, very good kami for the week, mga beshwab, kasi talagang marami kaming nakain gulay. Talagang gusto kong mas maraming gulay kaysa sa karne. At ako'y nasusuyat na uumay na sa karne. So, ayan, ginawa ko na ang aking vegetable salad. Pero in fairness, kumain din si Opa at gustong gusto niya. So, lagyan natin ng pita? Feta cheese. Tsaka olive oil at tsaka lalagyan din ng salt and pepper. And ganun lang ho, kadali man din ang fresh vegetable salad, mga beshwap. Ayan. So, nilagyan ko pa yan ng kaunting corn kasi yung lulutuin ko ay may corn para kay Opa. Eh, sobrang dami pag isang kanyong nilagay ko. Kaya, yung half nilagay ko dun sa salad. Pwede din ho yun. So, ito, pinaghiwa ko na si Opa ng kanyang fruits. Yan ay prune. Binalatan ko. Prune or plum para sa kanyang dessert. So, hiniwa ko naman dito yung mushroom para dun sa pagkain ni Opa. So, ayan, para-paraan na lang mga beshiwab. So, pagkatapos hiwain ng mushroom, ang carrots naman into cubes. O, diba? Nakakalimutan ko bumili nung pang ano, pang automatic para hindi na ako nahihirapan makabili nga. Pag na hindi ako... wala ako sa tindahan, naalala ko. Pag nasa tindahan na ako, ay suway nakakalimutan. Buti na lang kanina at naalala ko yung pang-brush na barbecue. Adi, mayroon na at sabi ko yung matagal na akong mabili nito pero hindi ako nakakabili. So, ayan, pagkatapos hiwa-hiwain, magpainit tayo ng butter sa ating kawali, mga beshiwap. And dyan natin lulutuin yung ating carrots at saka yung mushroom at saka ilalagay ko lang yung mais. Favorite niya kasi din yung mais, mga beshwap. Well, anyway, sabi ko nga ho sa inyo, parang lahat naman ata ng niluluto ko ay favorite niya. So, ngayon, yung favorito niya ay chicken wings, barbecue, at saka chicken wings, barbecue, at saka ano, bulalo. Yan ang paborito niya. Nung mga nakaraang buwan, ang paborito niya ay lumpiang toge. So, alutuan ko nga sa mga susunod na araw at lagi ko nang nakakalimutan. So, ayan, gisa-gisahin lang natin and ilagay na natin yung mais. Kalahati na lang yung nilagay ko dyan kasi sabi ko nga kanina, ilalagay ko dun sa aking vegetable salad. And, ayan, lulutuin ko na yung ating gravy. Kasi alam niyo ba, sa mga fast food chain dito katulad ng KFC, McDonald's, at saka Burger King, walang gravy. So, napakadali naman gawin ng gravy, mga beshwap. Lagyan mo lang tubig, tunawin, tsaka pakuluin, and yun, that's it. Ganun lang kadali gumawa ng gravy. Kasi may instant na dito, mga besh, as in, lalagyan mo lang talaga ng tubig. Pero ang tawag nila dyan ay sauce, or sauce.
Pagkatapos kong lutuin yun, ito naman, galuto naman ako nung burger steak ni Opa. Ayan, so inuna ko yung akin kasi gusto ko, yun nga, well done. Kay Opa naman is medium well done. Pero ito, well done ko kasi ano to eh, parang giniling syempre. So iba yung texture niya. Hindi katulad nung steak na talagang mas masarap yung pagka medium rare. So, luto na ho mga beshwa, burger steak sa akin with the vegetable salad. Kay Opa, burger steak with rice and corn. Wow! And carrots. So, tara ho, let's eat mga besh. And that's it for today's video. Bye for now! The next day. Hello mga beshwa! So, for today's ulam sa Kitchen ni Inday, we have fried chicken na may coated crispy fry from the Philippines. And yung ating gravy na tira kahapon, kagabi. Dinagdagan ko ng mushroom. Tsaka syempre ng gravy na rin. And nagsaing na rin po ako. So yan ang aming kakainin for today's video. Papatingin mo kay Opa ang fried chicken. So ito na, ready na mga beshwaps. So tara ho at makain. Kunti na ang rice namin. Kay Opa, dalawang kutsara lang or something. Tapos mamaya na lang ulit pag gusto pa niya. Later. Tayo mga beshwaps. Papakita ko lang sa inyo ano yung mga prutas na kinakain ni Opa. So bumili ako ng peras, nectarine, pero hindi siya maganda. Tapos ito, banana, melon, apple, nectarine din to na malalaki, plum, mangga, wow! At saka orange. So, ewan ko na lang kung hindi pa lumakas si Opa, yun. Yun yung secret kung bakit lumakas siya nung dumating ako. Kasi talagang fresh fruits, tapos, ayun, ngayon, 1 week kami naggugulay-gulay. So, ito, liligpitin ko na. Pero pa pala dito, ubas. Yan yung mga pinapakain ko sa kanya. So, bumili ako ng salmon, beef, chicken, napakaraming chicken. So, ayun mga beshwap, alam nyo na, hinihiwalay-hiwalay ko ang ating mga chicken para kung ano lang yung kailangan ko, yun lang ilalabas ko pag magluluto ako. Kasi ang pangit na ilalabas mo lahat, i-unfreeze mo, tapos ibabalik mo ulit dun sa freezer. So, pangit ho yun. So, hiniwa-hiwa ko pa yung ibang chicken dyan kasi gagawin ko tong sweet and spicy chicken. Tapos, yung kalahati naman, probably panghalo ko sa gulay or panghalo ko sa sopas kasi isa na rin yung sa menu ko, palaging sopas. Lalo na malapit na ang taglamig or autumn, winter, yan. Gusto na ni Opa yung mga may sabaw-sabaw. And nagustuhan din niya talaga yung sopas aside from ano, bulalo mga beshiwap. So, ayan. Ako na ang nagmamanage ng kusina kasi syempre naman, kaya nga ako kanyuhan ni Opa para may tagaluto siyang masarap. And nakakatuwa kasi yun nga, lahat ng kinakain niya ay paborito daw niya. Lahat ng niluluto ko pala ay paborito niya. Eh di wow. Sana ganun no, yung mga tao na kapaligid sa'yo, maliit, maliit man o malaking bagay, na-appreciate yung ginagawa mo. Hindi yung konting kibot lang isasabihin ka na ng ganito, ganyan. Nakaka-pressure na alam mo yung sarili mong kadugo at pamilya yung humuhusga sa inyo. Parang wala ka ng kalayaan, ilabas man lang yung sama ng loob. Yung parang nagkukwento ka lang, tapos biglang sasabihin ka na, oh, ma-stress ka na naman. Nakakainis na parang, buti pa yung ibang tao, willing makinig sa iyo. Willing kang damayan. Pero sila yung manguhusga sa iyo. Lahat binibigay mo na, pero parang kulang at kulang. Kaya minsan actually, sa totoo lang, parang ayoko rin umuwi kasi feeling ko mas stress lang ako sa pressure. Nagbo-voice over lang ako pero naiyak ako. Nakakainis lang kasi parang bakit pag ibang tao okay lang mag-post, bakit pag ako ang daming comment na ganito ganyan. Parang wala na akong sariling kalayaan na parang gawin mo to, gawin mo yun. Actually, kaya hindi ako nakapag-asawa ng maaga kasi alam nyo ba yung pressure na wag si ganun, kasi ganyan, ganto. Kaya ending ito, matanda na ako yung nakapag-asawa kasi lagi ko silang inuuna. Ano ba yan? Nagbo-voiceover lang ako ng mga manok, bakit naiyak na ako? Wala, napin ko lang yung pressure na parang bakit ganun, parang kulang at kulang. Parang hindi ko maramdaman ha, proud sila. Mahirap paging OFW sa totoo lang mga beshiwap kasi hindi naman alam ng pamilya natin yung tunay na dinaranas natin or pinagdadaanan natin. Oo, nagpo-post tayo ng masasaya pero kasi para libangin yung sarili natin pero yung deep inside
Walang saya. Hindi talaga masaya sa abroad. Kaya may mga tao nagsasabi sa akin na, bata pa ako, ba't uuwi ka na, kaya mo pa. Hindi nyo naman katawan yung katawan ko eh. Hindi nyo naman nararamdaman yung nararamdaman ko. And then at the same time, kahit paano masaya pa rin naman sa Pilipinas, basta masipag ka lang. Alam mo, magbo-voice over lang ako itong pinag-grocery, pero wala, naiyak na ako. Pasensya na kayo mga beshwat. O, arin na, nilagay ko na sa freezer. Pasensya na ulit. And that's it for today's video mga besh.